Hello. Magandang araw sa inyo. So, dito naman tayo. Nagbabalik na naman. So, meron tayong gagawin ngayon. Printer. Problema niya ay may stock daw isang taon. Yun ang sabi ng ating customer. So, ito na. Pakita ko na sa inyo para masimulan na natin. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga in-upload natin video. So, ito na. Simulan na natin po. Okay na. Bali, ito siya. Ayan. Ayan. So, natanggal ko na yung kanyang mga ano. So, may in-upload naman na tayo kung paano itanggal yung mga tornilyo. Tsaka yung mga... Ito. Madali lang naman siyang tanggalin sa L120, L110. Ayan, madali lang yung tanggalin. So, test print natin kung anong problema niya para makita natin. Sprint tayo. Open natin. Sprint. Printer. Printer in scan. Then, patay pala siya. So, kalimutan natin i-plug ang power. So, where is the power? So, ito. Yan. Plug muna natin. Tapos, testing. Nakalimutan uli natin. Power off. Nagkolyanin naman natin. Diba, dulo? Yan. Nilaw na siya. So, test natin kung anong problema. Yan. Manage. Then, properties. Tapos, sprint. Yan. Then, send. Ay, wala siyang print. Yan. So, wala siyang piniprint. Yun ang problema niya. So, kailangan nating mag-flush. Kailangan nating mag-flush pa ganito. Dahil na-stuck siya ng isang taon, bukan natin siyang i-flush. Bago natin i-check yung sa fuse. I think hindi siya sa fuse kasi na-stuck siya ng isang taon eh. Ayan. So, try natin mag-flush. Flush lang natin. Punta tayo ng preference. Aha. Wala pala itong ano. Flash. So, install ko lang yung driver. Kaya ito hindi naka-install. Install lang natin. Ayan. Bali. Ano natin. So, na-install ko na yung driver. Punta tayo sa preference. Tapos, subukan nga natin i-cleaning. Subok lang. Maintenance. Tapos, nozzle check. Try lang natin. Ayan. Try natin hanggang sa matapos. Pag hindi gumana, talagang kailangan niya i-flush. I think kailangan siya i-flush. Ganyan talaga pag na-stuck sa loob ng isang taon. So, let's wait lang natin. Oh, wala talaga siya. So, kailangan natin mag-flush. Walang choice, hindi mag-flush. Ayan, so simulan ko na ang flushing. Ayan, flushing na tayo. So finish. In flushing. Ayan. Tapos, okay. Lulod pa lang po. Alis lang yung customer. Ayan lang. So medyo matagal siya, antayin lang natin. So start na natin. Kailangan natin mag-flush. Yan. So, medyo matagal siya. Pero walang choice kundi antayin. Kailangan natin i-flush yung ink na nandito sa tangke. Eh, hindi ko alam yung password dito. So, kailangan natin siyang palabasin. Yan. Bali, in progress pa siya. Wala dito. Password pa siya. Yan. Antayin lang natin yan. Tapos din yan. Medyo matagal lang. So, antayin lang natin. Just wait for a while. Ayan, bali, tapos na yung ating ano, flushing. So, ayan, pipinish ko na lang yan. Then, i-test print natin. So, ayan. Pakita na. Mabilito. O, finish ko na. Then, test print. Okay ko siya. Then, test print. Check natin kung gagana na yung ano. Ayan, nag-send na ako ng test print. So, maandar na yung ating ano. Sana, gumana na.
matagal na pagkaka-stock. Sana'y masulod na ang issue. Yan, wait lang natin. Ah, wala pa rin. Wala pa akong nakikita ng pagbabago. So, wala talaga. So, final solution is take ang cartridge. Ayan. So, na-test ko na yung kanyang Sipe 1, yung sa kanyang fuse para sa printing. Pag blank page, so buo yung kanyang fuse. Medyo ibasa lang yung board, parang ano siya, nagmo-moist na. So, bago tayo mag-proceed sa papalitan yung board, dito muna, check natin yung sa head kung may barado na. So, let's check. So, ang galing ko to. So, meron na akong video nito kung paano siya tanggalin. Pero, mabilis lang naman ito tanggalin. So, ilang beses na tayo nakapagtanggal ng head na ito. So, may mga ano naman siyang ink, oh. May pumapasok. So, kung barado siya, possible dito sa head. So, kalasin natin ng head. I-ano lang natin. Power on natin. Pag-alawin natin ng isa. Madali lang naman yung kahit bunutin ng power. Para makadaan siya. Pihitin lang natin ito. Yan. So, makakadaan na siya. So, check natin. Lasin ko siya. Dito may tornilyo siya. So, paano ko nga ito kinalas? Medyo matagal na rin. Alam ko, kinakalas ko ito eh. So, subukan lang natin dito kung makukuha natin. So, yan. Hindi siya gumagana. Check ko lang siya. Bago tayo mag-proceed sa board. Patay tissue. Parang may tama ka kanyang head. I don't know. So, may pan-testing naman tayong head dito. Subuka ko na lang. Tignan ko ang head. Kita ko dito na to. Ano to? Para tayo may nakikita dito. What's that? Patay na nipis? Nipis ba to? Check natin. Mayroong nakabalik.
para dito sa ID. Ah. Sino para siya? Ah, siguro ano lang yan. Ito pa. Ano kaya ito? So, yung mga nakukuha tayo, mga bara-bara. So, hindi natin alam kung para saan ito. Baka siguro sa PUM. Hanap na ako ng head. Hello, good morning. So, ngayon ay June 1. So, ito, dumating na yung ating in-order na piyesa para sa printer na gagawin natin na ito. Ayan, buksan na natin. Hindi ko siya nabubuksan. So, i-check natin siya. Kasi itong printer na ito is okay ito, gumagana. Tapos, na-testingan na natin siya ng printer head. Kaya, sure tayo na printer head ang kailangan palitan. So, buksan natin ito. Pili natin na pamalit na printer head. Ayan. Buksan natin. So, saksak siya, nakabalot. Ayan. So, check natin. So, ayan. May gasgas po siya. Mapansin natin. Ayan, no? May gasgas lang. So, hindi siya brand new. Second hand lang siya. Use. So, testing natin siya. Saksak lang dito. Kailangan gumana to. Ayan. Saksak natin. Ayan. Tapos. Pwede na natin siya. For testing. Lagyan na natin ang tornilyo. So, check lang natin yung position kung maayos. Hindi siya tabingi. Yan. Mas i-turnin nyo natin para ma-check natin kung gumagana ang ating nabiling printer head. Power natin, saksak natin ang power.
Tauro natin. So. Saksak natin ang USB para sa computer. Ito yung power on. Okay, nilaw na siya. So, mag-test print tayo. So, ito yung ating test print before sa nung tinisting natin siya sa ibang last sa ibang head. So, gumana siya. Okay siya. Kaya dapat siya. Test natin itong binili natin na package. Yeah, kailangan gumana din siya. May clear din yung kanyang printing. Yeah. So, spread lang tayo. Mag-send lang ako ng try natin, test print. So, L120 ang ating nire-repair. Test print tayo na isa. Test print. Send tayo, test print. Okay. Wait lang natin. Nagbabasa pa yan. Waiting dahil bagong kabit ang ating head printer head, so babasa pa siya. Tayo lang natin matapos. Medyo matagal-tagal lang konti. Just wait natin. Babasa pa. Reading pa naman siya. Wala siyang print. So, wala po siyang lumabas. Na-output. Try natin i-clean lang. Pasukan natin ang ink yung kanyang cartridge. Yung ating nabiling cartridge. Try natin nozzle check. So, nozzle check natin kung print tayo. Natin kung mag-print na maayos. So, yan. Yan. Meron na siyang print. Yan, pansin nyo po. Medyo malabo lang siya. Yan. So, malabo ng aking camera. Pero meron siyang pamprint, no? Napansin nyo. Test print natin. Para makakita natin sa customer na gumagana na ang kanyang printer. Test print tayo. Test print. Tayo na. Copper ticks, tapos spec, ready send. Sana okay na. Yan. Okay na po. Tapos. Yan. So okay na.
Magana na po yung ating na-repair na printer. Working na po. So, ibabalik ko na lang sa customer para tayo ay mabayaran. Printer head replacement. May problema niya. So, model niya ay ito po. Parang silaw sa banat. Ayan. L120. Ayan yung ating printer. So, hanggang dito na lang aking video. Muli, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana kahit pa paano yung nakatulong sa inyo. Paano siya diagnose. Sa una, dinayagnose natin siya. Pinarint natin siya. Tapos saray natin siyang shoon yung kanyang printer head na ito. Ayaw na talaga lumabas ng kanyang ink dito. Ayaw na lumabas. Kahit i-cleaning na natin ng cleaning solution. So, ayaw na talaga. Kaya, palit na talaga ng printer head. Ayan. So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Para sa mga hindi pa nagsusubscribe, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa akin channel. Ayan. Bye-bye po.